Kumusta mga Ludi? Welcome sa ating YouTube channel, BassBox TV. Kung ikaw ay bago sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa ating latest at upcoming videos. Tara na! Magandang hapon sa inyong lahat mga kabayan from Luzon, Visayas at sa Mindanao. Magandang hapon sa inyong lahat. Nagbabalik na naman po ang inyong lingkod si Idol BassBox TV upang ating ipasilip at ibahagi sa inyo ang mga kaganapan po ngayon dito po sa ating mahal na Manila Bay. Ngayon po ay August 20, 2021. Ayan, ito po ang ating ipasilip sa inyo sa araw na ito. Ayan, tutok lang po kayo palagi dito po sa ating YouTube channel, BassBox TV. Kung ikaw ay hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na at i-click na rin ang ating notification bell para updated ka sa ating latest at upcoming videos. Tara na! Ayan mga kabayan, no? Ito po ang ating bagong pasilip sa inyo sa araw na ito. So ito po mga kabayan, ang tawag po nito ay buya. Ayan, so ito po, no? Buya po mga kabayan. Ang function po na ito ay ito po ay panglagay po ng harang, no? Doon po sa kalagitnaan ng ating karagatan. So kung makikita natin ang ating karagatan, yung hindi kasi masyado mga ano sa hagip sa video natin, no? Kasi malayo na po. So yung karagatan natin dyan ay kinakailangan pong lagyan ng buya. So ang isa sa mga purpose niya, no, para po ang lahat ng mga basura ay galing po doon sa laot ay maging ano na po siya mga kabayan, no? Masala na po siya at hindi na po makapunta dito po sa dalampasigan na ito. So iyan po ang pinaka main purpose talaga kung bakit meron tinatawag itong buya. So ito ay laking tulong din po ito mga kabayan, no, sa ating mahal na Manila Bay upang sa ganon ay hindi na po mahirapan pa na makapunta po ang mga basura dito. At syempre mga kabayan, no, para po sa ating mga sponsor, no, galing po sa iba't ibang bansa, no, kay Ma'am IG Isabel na nandyan ngayon sa Chicago, kay Ma'am Fika na nandyan ngayon sa Singapore, kay Mami Carmina Cade na nandyan ngayon sa New York, at kay Mami Dragon Sasori ng Japan, kay Ma'am Lorna Magday ng Canada, at kay Ma'am Lani Torres ng London, at kay Idol Adventure Style, kay Idol Kabukid Official TV, mega mega love shout out sa inyong lahat. Kay Boxing World TV, mega mega love shout out. At sa lahat ng ating mga tropa ng mga Manila vloggers at mga vloggers na mga kaibigan natin dyan sa LRT Extension, mega mega love shout out sa inyo ng bonggang bongga. So balik po tayo mga kabayan, no, dito po sa ating pagbibigay ng update dito sa inyo patungkol po sa ating pinaka latest update, no, dito po sa ating mahal na Manila Bay. So far mga kabayan, ating pong nakikita sa ngayon ay wala po tayong makikita ang bagong water lily, pero meron po tayong makikita at mapapansin na mga basura. So ayan po, tulad ng sinasabi ko sa inyo kanina, ayan po ay mga normal mga kabayan. So yan na po ang naging routine po dito sa bahaging ito. Pag umaga po ay nililinisan dito, no, malinis na malaborakay. Pag malakas po ang pag high tide po mga kabayan. So yan po ang ating makikita at ating mapapansin, no, sa mga bahaging ito. Ayan. So kanina po, no, ating pong nasaksihan po mga kabayan, no, kung paano po nililinisan ng ating mga kababayang mga MMDE at mga DPS ang bahaging ito. So yun po ang ating nakikita na kaya nila pong natapos, no, bago po nag lunch time. So sa ngayon ito ay mga basic na lang po ang sitwasyon mga kabayan. Ito po ang ating palaging sinasabi sa inyo ay tila normal na po, no, ang ating masaksihan. So hindi po kagaya kanina, no, marami po talagang mga water lily na ating pong makikita mga kabayan. So far sa oras na ito ay medyo may mga basura po ating makikita, pero konti na lang po, no. May pakunting mga water lily, pero hindi po kagaya kahapon at nung nakaraang mga araw na grabe po talaga ang pagdagsa ng ating mga bisita ng mga water lily. So ang sabi po sa nandito, malamang galing daw yon sa Pasig River. May nagsabi din malamang galing daw yon sa Manila de Bay, ano, sa Laguna de Bay. So yan po ang mga sabi-sabi nila mga kabayan, no,
pero hindi pa po natin po tukoy kung saan po talaga nanggaling. So ang mga basurang ito, mga kabayan, ay ito po yung palagi nating Battle of Manila Bay araw-araw po yan, no? Kasi ito po talaga ang ating makikita, no? Kahit pag umaga po ay nililinisan ito, pero pag mga ganitong oras, no, ay ito po talaga ang ating makikita at mapapansin sa mga bahaging ito. So ito po, mga kabayan, no, yung sa palagi nating sinasabi sa inyo na maging sakit po to sa ating mga mata kapag ating makikita po tong bahaging ito na kung saan ay marami po talagang mga basura. So far, mga kabayan, ay hindi naman lahat na portion po dito sa Manila Bay ay meron pong mga basura, no? So ang portion lang po ito ay kagaya nito ay marami talagang basura na ating pong makikita, mga kabayan. So ayan, no, makikita natin na medyo malawak-lawak din po ang basura. So sa bahaging ito naman, ayan, ito po ay makikita po talaga natin na malaburakay pa rin, no, kahit sa mga oras na ito. So ayan, no, makikita natin, mga kabayan, na malaburakay pa rin, no, ang portion na ito. Ayan, no, makikita naman natin ang kalinisan po talaga sa mga bahaging ito na kung saan ay malinis na po talaga, mga kabayan. So bukod dito ay meron pa tayong ipapasilip sa inyo dito po sa loob ng Yacht Club na kung saan ay marami po talagang nakatambay dito na mga ano po, nakatambay dito na mga sasakyan, no, mga yati, no, dito sa bahaging ito. So ito, no, kapansin-pansin po, mga kabayan. So bago po ang lahat, mga kabayan, ay ating pasisilipin pa po, no, ang bahaging ito upang meron po kayong idea, no, kung ano pa ang naging sitwasyon dito. So ito pong nasa sako, mga kabayan, na ating makikita ang sako mo ito ay ito po ay mga water lily. Siguro ay bukas ay kukunin to siya, no. So bukod dyan ay meron pang mga kahoy, mga kawayan, mga bambo na pwede din siyang mapapakinabangan ng mga taong bayan kung gusto po silang gagawa ng bahay, mga higaan, mga upuan. Ay libre lang po itong ipamimigay, mga kabayan. So pwede din panggatong din siya, no. So depende na po sa mga tao kung paano po nila gagamitin. Pero ayan po, mga kabayan, tulad ng sinasabi ko sa inyo, ay libre lang po, no. Ayan. So ito po, mga kabayan, no, mga basura po to, no, siguro bukas todas na to, no. Wala nang kilalagyan to. So may mga bangka din nakaparada dito kasi hindi po maganda ang panahon natin. Oh, ayan. So sa portion na ito, so dito naman, mga kabayan, yung ating ipapakita sa inyo at ipapasilip sa inyo na tuloy-tuloy pa rin ang kagandahan, no, sa gitna ng malakas na ano, no, pagdagsa ng mga water lily. Pero sa portion na ito, ang nakaganda, mga kabayan, kasi ay malaburakay pa rin, no, kung ating titingnan. Ayan, so makikita nyo naman sa ating video, no, malaburakay po talaga ang bahaging ito kasi hindi po basta-basta nakapasok ang mga water lily kasi meron pong barrier, no. Ito pong harang na ito, mga kabayan, ay papunta siya doon. Ay ito po yung naging barrier na kung saan ay hindi po basta-basta makapasok ang mga water lily. So kaya ito po, no, ang ating mapapansin talaga, no, kapag hindi po basta-basta makapasok ang water lily, ay ma-appreciate po natin talaga, no, ang kagandahan ng ating Manila Bay. So sana po, mga kabayan, no, ganito na lang palagi po, no, sa portion na ito ang ating makikita at masaksihan sa ating Manila Bay ay pwede na po siyang pangkumpit po sa iba't ibang bansa, no, lalong-lalo na sa dito sa buong mundo. Pag ganito po palagi na malinis, walang basura, walang water lily, walang mga kawayan. Pero sad to say ay hindi po lahat panahon, mga kabayan, ay ganito po ang maging sitwasyon dahil po yan sa ating klima. At as of now ay kahit papaano, no, ay meron na pong magandang plano po ang tagapamahala dito. Pero tuloy-tuloy pa rin, mga kabayan, ang pagbisita, no. Siguro miss na talaga ng mga, yung tinatawag natin, miss na ng mga ano, water lily ang Manila Bay. So yun po ang palagi sinasabi natin sa inyo, mga kabayan, na kung saan na inaayos, pinaganda ang ating Manila Bay, dito pa, no, bumibisita naman ang mga water lily. So siguro, no, yung sabi ko sa inyo na baka miss na po ng ating ano, baka miss na ng water lily ang Manila Bay, kaya ay hindi po sila magpaawat na pumunta dito. So ito, no, ito po. So ito po ang ating maging sitwasyon po, no, sa mga bahaging ito. So maganda sana, mga kabayan, no, kung nandito ka, makaupo ka dito, tapos i-ano mo yung video mo doon sa dalawang building na yan, kasi nagbibigay po talaga ng kabayan. Kung walang basura, ay naku po, no, napakaganda po. Pero pag merong ngang basura na kagaya nito, ay naku po, mga kabayan, no, ito po'y nagbibigay ng distraction po, no, sa ating mahal na Manila Bay. So kasi dahil po sa basura. Pero
Pasalamat na lang tayo mga kabayan, sa halip po na maraming mga basura ay hindi naman po mabaho ang tubig. O hindi po kagaya nung kumpara nung nakaraang mga dekada, nakaraang mga taon ay bukod sa maraming basura ay marami pa, ay mabaho pa rin ang tubig. So kapag ikaw ay nandito, parang gusto mo nang umuwi, gusto mo nang umalis kasi ang malalanghap mo na hangin ay mabaho po. Dahil po 'yan no sa mga ano po no bulok na mga basura, bulok na mga water lily. So 'yan po ang sanhi at dahilan na kung bakit ay meron pong mga basura at mabahong tubig dito sa Manila Bay dahil po sa mga bulok na 'yan. So 'yan po at sinisikap naman po ng ating mga tagapamahala dito ng mga MMD at DPS araw-araw na sana no ay magkakaroon po ng kalinisan at ma-zero na po ang waste at ang zero water lily na po no, upang sa ganun ay hindi na po bumalik sa dati ang kabahuan, ang baho no dito sa ating Manila Bay. So ayan po mga kabayan, so tuloy-tuloy lang po tayo no sa ating pagbibigay ng update at bago po tayo magtapos, muli na namang ating pasalamatan ang ating mga viewers dyan no, dyan po sa Luzon, Visayas at sa Mindanao, mga OFWs, mga immigrants. Mega love shout out no sa ating mahal mga sponsors, kay Ma'am IG Isabel ng Chicago, kay Ma'am Lorna Magday ng Canada, kay Mami Carmen Cade, Sir David Cade, at kay Mami Dragon Sasori ng Japan, kay Ma'am Lani Torres ng London no. Mega love shout out sa inyo, kay Boxing World TV, kay Ibarra TV, kada Adventure Style, kaya Kabukid Official TV, sa lahat-lahat ng mga vloggers na nandito ngayon sa ating sa Manila Bay, sa Maynila at sa labas ng bansa. Mega love shout out po sa inyo. Hanggang dito na lang po inyong idol, si Idol Bassbox TV. Hanggang sa muli. God bless us all. I love you all. Bye-bye.